Hi guys, ako po si TP, ang DH ng mga DH. Kasama ko po ngayon ang sikat na sikat na si Dr. Willie Ong. Pag marami yung followers ko, hamak na mas madami yung kanya. No, hindi naman sikat. Wala. Tumutulong lang tayo. Salamat, nakita tayo dito sa... Ako po sa wakas. Diyos ko, tagal ko nang hinihintay ito. Alright, so nandito po kami ngayon sa Senado kasi a-attend po kami ng Senate hearing po sa tukol sa Dengvaxia, sa dengue vaccine. So, para po sa edukasyon ng lahat, tanong tayo ng ilang mga tanong kay Dr. Willie Ong. Alright, so Dr. Willie, pwede niyo bang ipaliwanag sa amin? Kasi matagal ko na pinapaliwanag eh. Pero itryo niyo nga sa ipaliwanag kung una, para saan ba yung Dengvaxia? Pangalawa, ano yung tamang gamit at maling gamit? Tapos number three, bakit nagka-skandalo? So una, para saan po ba yung Dengvaxia? Yes, ang Dengvaxia, isa siyang dengue vaccine. Ito yung unang dengue vaccine para nga mapigilan natin yung pagkakaroon ng severe dengue kung tatama ka ng dengue. Ang problema lang sa Dengvaxia, bago pa lang siyang bakuna. Siyempre, pag bago yung bakuna, hindi mo pa alam gaano yung benepisyo, hindi mo alam yung side effect. Kaya mas maganda nga pag-aralan niya ng mga 5 years, 10 years para tayo makasigurado na ligtas. Ayun. Ang nangyari lang dito, medyo napadali ang pagbigay ng Dengvaxia. Na sa tingin ko, dapat mga 2016 pa. Actually, 2017 pa dapat sana na ibigay nung nakita na natin itong 5-year result na bawal pala sa wala pang dengue dati. Yung zero negative. Ayan. So, ganito po, sir. Nung prior to 2013, ang Food and Drug Administration... 2015. Hindi po, prior to 2013. May 22 siya. Yes, sige. Prior to 2013, ang Food and Drug Administration ay nagre-require ng phase 4 trials sa lahat ng mga gamot. Tama. However, naglabas po ng circular ang FDA noong 2013 saying na basically, optional na yung phase 4 kasi parang ang sabi doon sa circular, yung mga manufacturer, sila kayo na mag-decide kung mag-phase 4 o hindi. So basically, sir, ginawang phase 4 yung 1 million. Ang hindi ko po kasi mag-guess ganito, yung Malaysia, tinanong kung game na ba tayo sa Dengvaxia? Sabi lang, hindi, phase 4 muna. Sinabi lang recently. So ang tanong, sir, bakit tinanggal yung phase 4 sa Pilipinas? Yung mga kapitbahay natin, may phase 4 pa na requirement. Yan ang tinatawag na judgment call. Eh. May 180 countries sa buong mundo. Bakit tayo una magbibigay nito? May kasabihan nga kami sa medisina, do not be the first one to give a new drug. Sabihin, kung bago, kung ibibigay mo, pwede, pero pa konti-konti. 5,000 people, 10,000 people, tignan muna. Hindi yung 1 million agad, tapos bahala na kung good or bad. Very risky. Very risky yung nangyari. Lalo na yung initial study nga, nagpapakita na bawal sa 9-year-old and below. Natataka tayo, bakit itong bakuna bawal sa 9-year-old sa mga bata? At hindi lang bawal, nakakasama sa kanila. Mas na-admit sa ospital pag nabigyan nung Dengvaxia. So magtataka ka, something wrong with the vaccine. Hindi natin alam ano ba yun. Nagkataon lang ba? Statistical error? Lumabas. Yung 9 and below, hindi pa tinatamaan ng dengue. Zero positive. Doon lang natin alam, zero negative sila. Kaya mas malala sa kanila. Kasi parang ito yung unang dengue infection. So sabi niyo, sir, dapat tinesting muna yan, say, sa 10,000 imbis na 1 million agad. Diba? Ano? Tama. Sir, di po ba, that's exactly yung point ng phase 4 trial. Di po ba yung under sa phase 4 trial requirement, parang ibebenta mo lang to 3,000 people per year for 3 years. Mm-hmm. So, 9,000. Okay? Parang ganun na rin yun. So, bakit wala muna ng gradual na release? Ba't 1 million agad? Yes. Sa tingin ko, alam ng kababae natin yung sagot. Pero hindi natin pwede sabihin yung sagot. Bakit minamadali ito? Opo, pero siyempre, kung concerned tayo talaga sa mamamaya natin, gusto natin bigyan sila ng gamutan sa dengue. Pero hindi mo rin naman isusugal yung life nila, di ba? So, depende yan eh. So, very risky yung ginawa nila. Kung naging positive sana resulta nitong November 2017 na sinabi, ay, okay naman tong Dengvaxia, di magiging hero sila. Ayos yun. Maaga mo nagawa. Pero lumabas negative. So, sumablay tayo ngayon. Marami na pong mga Facebook Live, mga video, sinasabi ko ano yung problema sa Dengvaxia, ganyan. So, isang tabi po muna natin yun. Pinanood ko po yung isang Facebook Live video nyo a few days ago. Ang sabi ninyo, pag-igihan, yung parang vector control.
pag, yes. Pag-ihiya na hindi kayo maagat ng lamok, uh-huh. yung malinis ng tubig, mga ganun-ganun. Uh-huh. Pinaka-effective kasi siya, hindi lang sa dengue, sa lahat eh. Sa lahat ng mga... ang hindi ko lang kasi mag-get, sir, parang basically, yung sinasabi ninyo, eh, pag-ihiyan lang yung mga tips na ginagawa naman dati pa. Hindi po ba? Tipi, hindi lang yun na sinabi ko. Ano ang pa? Sinabi ko, yun, pag-igihan natin, kasi yun pa lang ang meron tayo ngayon. Apo. Kasi itong vaccine, hindi na natin pwede ibigay sa ngayon kasi wala tayong 100% test sa zero positive at zero negative. Apo. Parang, kailangan talaga maglilinis. Mahal at konti lang, hindi pa available. May ginagawang murang test, sano pa rin gagawa. So, bibili rin tayo. Eh kung maganda naman yung test, why not? Yay. Eh kung ililibre naman, why not? Eh kung nasa interest nila na mag-zero positive ka, paano yun? Conflict po eh. Hindi ko sinasabi na mag-zero positive ka dahil dadayain ang Sanofi, no. Pero conflict of interest eh, diba? It's interest na mag-zero positive. Kaya lang, gagawa tayo ng test kit ngayong marami na nabakunahan. Yun ang problema. Eh, tapos bukod sa paglilinis, which is the most effective. Second, sa tingin ko, since gobyerno naman nagbigay nitong bakuna, baka pwedeng bayaran na muna yung mga magkakaroon ng severe dengue. Yun nga, sir, pinaglalaban ko. Kailangan agad-agad mabigyan na kahit of lotion o kulambuman lang o, di ba? At least, unahin na. Kasi ang problema, merong magkakaroon ng severe dengue. Yung sa kwenta ko, kasi hindi pa lumalabas yung actual, around 700, eh, mga ganun. 500 to 700 magkaka-severe dengue. Sa compute, eh, 7 out of 100,000. So, ang I have to correct that number, ah. Basta tataas ng mga ganon, 500 to 700 lang. Pero itong mga pasyenteng to, kaya sila hindi mapupunta sa ospital, wala silang pera eh. Diba? So kung naging side effect to nung Dengvaxia, tapos hindi pa sila madadala sa ospital, then hindi natin ino-offer yung libre, eh, medyo tingin ko kasalanan na natin. Opo, kasi sa totoo diba? Lang so kailangan naman makabawi. Since government ang nagbigay, bawi na tayo ngayon. Diba? Kasi total, mababawi naman to sa libreng gamutan, basta dengue, nabakunahan ka, okay na yan. Tsaka marami na wala na nila yung card. Eh kasi nawawala naman talaga yun. Tsaka marami walang card. Diba? Actually nga sir, pumipirma sila ng vaccination card. Ano, hindi sinasabi ko na isasaksak. Hindi pwede na walang card kasi paano manalaman ng doktor kung ano binakuna sa bata, ano second dose, ano third dose. Kaya pag yun na nga eh, kung mabilisan, hindi nabigyan. Actually, masakla po dyan, nakakausap po ako na isang 12-year-old na bata sa Tarlac. Well, yung nanay yung nakausap ko. Ang una niya vaccination ay ang registered na March 30, 2016. Pero yung totoong saksakan, 4-5-6. April 4-5-6. Yung second dose October. Yung third dose ay August. Dito lang. So medyo na-delay na yung pangatlo. Ewan ko, logistical nightmare, whatever. Ang problema, 3 months later, nagkaroon siya ng severe dengue. Tapos pupuntahan ko dapat, naka-ICU siya sa Tarlac. Yes, pinanood ko yun. Nung dumating po ako, ma'am, doon. Nung wala na yung pasyente. At binayaran ng DOH yung bill. Di dapat pupuntahan mo lahat, TP, para lahat makakocover. Opo, sa akin naman, okay lang. Pupuntahan natin lahat. Kung may pera kayo, diba? Sige, good job. Pero hindi ko magets, lahat ba? Policy for all ba yan? May, ano ba, nagkakaroon ba ng cover up? Ano po, sa palagay niyo, Doc Willie? Ayak sa palagay ko ay nagpapa-interview tayo kay TP, yun na yun. Okay, huwag na lang natin siya pag-commentin doon. Nandun po sa kabilang table si SecBit, pero mamaya ako siya interview. Alright, so... ang hinahanap ko nga po na solusyon sana kasi yung wahabulin ng corruption ganyan that's a given na eh, di ba? Hahabulin na ng blue ribbon yan eh. Pero ang iniisip ko yung nararamdaman ng correct, mga magulang. Correct, yung 830,000 yun ang habol natin eh. Opo. Kailangan meron na tayong immediate na ibibigay na palagay natin. Maglagay na tayo ng budget sa mga ospital. O basta may severe dengue, libre na lahat yan. Sa PhilHealth, may coverage ng dengue, baka pwede itaas na natin. Opo. Mahirap intayin yung sinasabi mong September 2018 na 30 months. 30 months doon sa trial. Pero pwede rin naman a little earlier, a little later. Kumbaga nga po, kasi kang kalakaran sa probinsya, ako po, probinsyano ko, yun pa rin ang punto ko eh. Karaniwan po sa amin, pagka nagkalagnat ka, entay ka muna mga 2 to 3 days bago mo i-hospital, kasi mahal eh. Mahal nga, mahal talaga, walang pamasahe,
Tapos, so ang habol ko sana, yung gobyerno, kung nanonood po kayo dyan, yung maglagay kayo ng parang standby fund. Correct. Para yung mga feeling nila, may lagnat na sila, hindi sila magdalawang-isip na pumunta sa ospital. Meron naman, in fairness, meron naman ginawang statement ang government na didemanda ang Sanofi. Pag nakuha yung 3.5 billion, yun ang gagawing indemnity funds na ibibigay sa pasyente. Pero masyado matagal. Gaano katagal pa yun? Sana ba po, paluwalan muna ba? Yes, para dapat talaga abunuhan. Total sila naman nagbigay. Kasi initially, I was imagining na parang, alam niyo si Erin Brockovich, yung may hexavalent chromium, tapos binigyan ng damages yung mga tao na para malalaking mga cheque. Ngayon, I'm not expecting na bigyan yung 800,000 kasi medyo dami masyado yun. However, sana magkaroon man lang na parang fund na tama, pwedeng hugutan pagka nagdelikado yung mga bata. I think may meron, ewan ko lang ah, sa tingin ko meron sila iniisip na minsan kasi pag lawyer eh, pag naggawa ka ata ng fund, parang umaamin ka ng guilt. Ewan ko lang ah, I think may, baka may ganung issue. Eh, tanungin po natin si Segbit Aguirre kasi oo, po, pahila siya sa kabilang table. Hi, sir. Sir, interview ko po kayo right after. Pwede po ba? O aalis po ba kayo dyan agad? Kasi may invitation din sa akin si Senator Pacquiao. So, opo. Sa road right of way. Ah, sa road right of way daw. 8.7 billion. Opo. Alam ko magkasaba yan. Kasi nakausap ko rin si Senator Boto. Hindi ko alam kung pinag-iwalay nila kasi bakit? Kasi parang big issues yung pinagdabay eh. Opo nga eh. So, nakaset daw kami ng 9. So, baka sa session noon, baka umaga kami. Tapos, Huwag kayong mag-alala sir, i-stock na lang kita. Mag-stock na lang ako sir. Mukhang, imbitado din ako doon kay... Eh, tara doon sir, mas maganda doon. Mas maganda doon. Doon ka na lang sa Dengvaxia. Ako kung dito eh. Nang galing sa amin itong road ride ko eh. Pero baka pinag-iwalay nila. So, pag pinag-iwalay nila, I could go. Sige po sir. Tapusin ko lang po yung interview din eh. Ano po? Kasi po eh, maraming mga parents na nagpapanik eh. Oo, talagang yung... Sabi mo, ba't pinag-iwalay nyo? Siyempre, mas marami ang... Mas malaking issue ang Dengvaxia. Opo, opo. Eh, baka ginawa ng paraan. Kasi nandun din si... Oo eh. Kaya baka pinag-iwalay niyo. Ayun, sige po sir. Salamat po. Alright, so balik po tayo sa usapan. So kasama ko po uli ngayon si Dr. Willie. O, nandun po sa kabila si Segbit Aguirre, ang ating magaling na DOJ Secretary. Ibalik ko lang, DP, okay, na yung 830,000 na nabakunahan na worried na worried, hindi natin pwede sabihin na babantayan yung 83,000 lang. Unang-una, hindi mo alam kung sino, sino doon. Tsaka hindi mo pwede sabihin 10% lang. Kasi yung 10% number na yan, talagang medyo maliit na pag-aaral yan. Sobrang mga extrapolate yan. So kung yung tunay na number, baka 13%, 15%. Hindi. Actually, sir, ito yung problema. Kinausap ko yung ibang mga congressman about dun sa statistic na yun, yung 90% ang zero prevalence. Actually pala, ang basis nun, meron dalawang barangay. Oo nga, dalawang isa barangay. Isa sa Cebu, isa somewhere else. Tapos using data from those two barangays, in-extrapolate na sa buong tatlong regions. Tapos ako parang, wait lang, hindi ako doktor, pero nag-BS math ako. Hindi po pwede yun. Mali po yun. Kasi ang point ko lang, hindi ko na lang pinapatulan yung mga 10%. Kasi gusto nila ibaba ng 10%. O sige, gusto, hindi pa binilang yung mga private cases. Opo eh. So yung 830 na yun, yun lang yung mga estudyante ng bagets. Pero yung mga bumili halimbawa sa Watson, sa Jack St. Luke's, di ba? Kawawa naman. Ay, note lang po ah. Wala po naman necessarily kasalanan yung Watsons dito. Baka sila lang talaga yung napili. Kaya huwag niyo po sisihin yung Watsons at saka St. Luke's. Alright. So yun na nga. Kailangan mabigyan ng talagang agarang tulong sa ngayon para doon sa 830,000. Tsaka tama lang yung information. Ayaw natin takutin na talagang marami mangyayari. Kasi based on computation, hindi naman ganun karami. Pero yung mental torture at anguish mararamdaman ng 830,000. Tama. Kasi hindi naman sila doktor, hindi nila naintindihan na maliit lang naman ng risk, may konting risk lang. Opo. O, iisipin nila, nako, pag may nangyari sa anak ko, talagang, di ba? So, at saka po sir, pagkaanak kasi, di ba? Kahit ganong kaliit yung risk na yun eh. Kasi bilang magulang, ang purpose mo talaga in saka life. Magulang nag-waiver eh. Ay, akala mo lang. Yung mga may waiver. Yun po sa Tarlac.
ay ma'am, ang sabi ganito, umuwi daw yung dalawang anak niya, sabi nung yung panganay yung sinaksakan. Tapos sabi nung bunso, ma'am, si ate sinaksakan, ako hindi. Nainggit pa yung bata. Sinabi, anak, ano sinaksak sa'yo? Anti-dengue daw. So alam mo yun, nangyari yung lahat, bigla naggulat-gulatan na lang. Nakakaloka siya. Alright, balik po tayo sa usapan. So, alibaba po, kunwari, ako yung magulang, ano? Ano po ba yung chance? Kasi po, di ba, sabi natin, hindi naman necessarily mamamatay sila. O, ay naman yun. Hindi naman ganun. Pero, ang iniisip ko po kasi, bukod rin sa mental, sa emotional anguish, yung mga ganun-ganun, ay yung cost ng medical insurance. Correct. Kasi po, kung ako ay... Kasi po ang training kasi marami ngayon may fever na trangkaso lang, magpapa-admit na yan. Oh, at saka sir, diba? Dagdag gasto sa kanila. Pag, kasi po ang meron po akong yun, ano, konting unit sa actuarial science, yung parang ang gagawin po doon, paano pag nalaman halimbawa na ikaw ay lumaki sa region 3, 4, NCR, and you are a certain age, which means that yung 10 years old ka nung nagkaroon ng ineksyon, edi tataas malamang ang kanilang magiging medical insurance bill. Tama. Yun din eh, yung financial ko, yung cost ng ganun. Yes. Basta ang concern ko lang tipis na nababasa ko sa balita, sa ating mainstream media, sa ating mga officials, parang naka-focus lang doon sa sino may kasalanan, sinong ganyan, pero walang naka-focus doon sa kung ano yung makukuha na anong mabibigay doon sa mga tao. So ngayon sir, ano po ba realistic na magagawa natin? In as far as yung funding. Yung sa PhilHealth, sa tingin ko pwede itaas yung coverage. Let's say isang dengue case, 16,000. Pwede itaas na lang. Tsaka sa tingin ko, hindi na kailangan may card o walang card. I-treat mo na lahat. Ayun yung problema, diba? Sir. I-treat mo na lahat. Alam niyo, sama-sama na lahat. Total, gusto naman natin libre operasyon, libre tulong sa lahat. Eh, diba? Alam niyo yung irony. Yung universal healthcare bill pumasa na sa lower house. Nasa Senado tayo ngayon. Hindi pa pinapasa ng Senado. Kaya makabangatok nga mamaya, oh, universal healthcare, ipasa nyo na. Hindi pa nila pinapasa sa Senado. Maganda yan, TP, yung universal healthcare kung may akma na budget na may lalagay. Kasi kung ipapromise mo rin naman lahat, at wala rin. At sabi mo, gagamutin ko lahat, hindi rin doable. Kailangan selected, cost-effective na mura. Itong dengue vaccine, hindi siya cost-effective. Sobra mahal. 3.5 billion, sobra-sobra taas. Parang bumili tayo ng isang kilong lechon, dapat 200 pesos lang. Pero ito parang binenta sa'yo ng 10,000 pesos. Parang gold-plated na lechon. Oh, ano? Kahit maganda siya, maayos siya, patang mahal naman. Dapat for the right price, pwede mahal yung bakuna, basta maganda yung bakuna. Mahal na nga, medyo hindi pa ganun kaganda. So, yung cost, mahalaga yung cost eh, kasi 3.5 billion. Billion, sobrang laki yun. Napanood ko nga po si Dr. Liachon commenting about that. Umubos tayo ng 3.5 billion for the dengue vaccine alone. At 1 million lang naman ang bibigyan. On the other hand, meron tayong 3 billion or something, 3.3, para sa mga halo-halo na. And correct. That's for everything. Mas marami kang life saved, kino-compute namin yan. Mas maraming life saved. Masyadong mahal ang magagastos. 3.5 billion, very not cost-effective talaga. Opo nga, kasi ang sabi niya, considering daw na less than something like less than 500 ang namamatay sa dengue every year. Pero hindi rin natin mini-minimize yung 500, yung talagang kahit mahal. Sige, kung may pera yung government, ibigay na rin. Opo, kaya lang maganda, wag lang may possible harm pa. Eh kasi nga sir, ang siste, yung daw effectiveness niya para sa strain number 2 ng dengue, napaka... 67%. Hindi, 40 an lang sir, 48 sa dengue 2. Check natin. Alam ko 60 plus. Pero okay lang naman sa akin yung ganung percent eh. Okay. Wala namang vaccine na 100%. Basta wala lang yung side effect na concern natin. Hmm. Eh kasi pa yun, 47.1 for them too. Ayoko. So ang sinasabi nga ni Dr. Liachon doon, marami pa rin yung 500 deaths. Marami pa din yun. Pero from a public health point of view, ikumpara mo yun sa inaatake sa puso. Diba? So parang ano ba mas effective? Bumili ka ng 1 million doses ng dengue vaccine or bumili ka ng 3.5 billion pesos na Lipitor? Di po ba? Yes. Pero sa akin naman, dapat bigyan lahat. Diba? Hindi naman pwede wala din dito. Lahat ng sakit, bigyan natin pa konti-konti. Ayaw naman natin mag-away yung mga pasyente. Diba? Sabi niya, paano ako ba? Anak ko may dengue, anak ko may dialysis, may heart transplant, may heart operation. Diba? Ito naman din yan. Bigyan natin lahat ng sapat. Huwag lang yung 3.5 billion na lagay sa isa tapos nagka-problem. So, para po dun sa ito, na final note, sir. Yes. Para po dun sa mga magulang po na yung mga anak nila nasaksakan ng Dengvaxia.
ano po ang pwede nila, ano po ang maaasahan nila na mangyayari within the next maybe couple of years, at ano yung pwede nilang gawin para ma-minimize yung kung yung maiwasan yung kung ano may mangyayari. Ang masasabi lang ko lang sa sarili ko tsaka sa mga advocates, eh talagang gagawin natin lahat, tutulong tayo, mag-iingay tayo, pero kung hindi naman tayo papansinin, eh may limit din naman yun. Pero ang goal ko lang talaga doon sa 830,000 may makuha at may ma any benefit. Plus hindi natin pwede sabihin na walang risk eh, 'di ba? Hindi ko rin may risk po, pero sa akin maliit lang yung risk, pero mas bantay ka ngayon sa anak mo. Pero hindi naman ganoon kalaki yung risk. And last patipi siguro kailangan natin sabihin, hindi ko pa natatakal to eh. Gaano katagal babantayan itong mga bata? Wala pa nagsasabi niyan. Generally, may nagsabi daw 6 ano? Years. Pero hindi ko alam kung ano basis. Mali yun. Hindi, ano hindi siya. Ang bantay dito, kung kailan ka ulit magkakadengue. So, pwedeng 1 year, 2 years. Pag na-dengue ka na, di at least either severe ka or hindi. Pero pwedeng ang bantay dito, lifetime. Eh kung meron, eh, hindi ko lang sure ah, kung 10 to 20 years, o bang, eh kung makadengue ka at 50 years old, o ano, doon ka patamaan. So, walang antidote eh. Ay, alam ko sir, antidote. Mag-migrate po tayong lahat sa Russia. Walang lamok doon. Hindi, ano lang talaga, siguro doon yung hindi kayo maagat ng lamok. Ganun kasimple. Pero realistically, di ba? Palakasin ng katawan, pag malakas ang katawan nyo, at pag maaga dadalhin sa hospital mo. Tsaka magaling din yung kapwa doktor ko, si Dr. Richard Mata. Expert sa dengue, dehydration, inom lang ng maraming tubig, rehydration, makaka-survive tayo kahit severe dengue. At saka pag nakakaramdam na kayo ng mali, padoktor na kayo agad. Huwag kayong magtanong online. Oh, mga WebMD na yan. No? Mayayari kayo niya. Alright. So, marami pong salamat, Doc Willie. Thank you, TP. Kasama ko po ngayon si Dr. Willie Ong, ang sikat na sila na doctor. At ako po si TP, ang VH ng mga DH na nakikiusyoso sa Senado. Signing out.